Ini testing nih, Sir. Kapit, Mas Sir. Sobra, sobra berapa sang kapit? Testing, Mas Sir. Oh, sumusub-sub na siya. Kasi yung stock wala talagang preno. Okay. Sulit, Sir, di ba? Oh, so yan si Sir. Oh. Yung customer din natin yan. So magpapakabit din daw siya. Ingat, Sir, ingat. Alright, what's up mga ka-marks? Welcome back to my YouTube channel. So today meron tayong customer, Musol I125. Then magpapalit tayo ng brake shoe sa likod dahil ang brake ni Sir sa likod ay medyo mahina na. So papalitan natin ng brand na Phyto. So ito talaga yung nire-recommend namin pagka gusto nyo talaga lumakas inyong preno dahil maganda yung compound na ginamit dito. Then premium talaga siya, made from Japan. So makikita nyo yan, o, kahit anong sipa ko, umi-slide na lang yung pinaka-brake shoe niya o yung lining. So yan, kailangan talaga higpitan, then sobrang grip sa ating rear brakes. So yan, hindi na kinaya ng power handle, so gamit tayo ng close range tapos maso para matinag ating nut na 24mm. So ganyan lang kadali para hindi natin masira din yung nut. Ingatan din natin yan, gamit tayo ng mga socket. Then pagkatapos nyo ma-release yung 24mm na lock nut, i-release din natin itong brake arm. So hindi naman natin kailangan mag-adjust ng brake arm pagka magpapalit tayo ng bago kasi mag-a-adjust pa rin yan dahil medyo makapal yung pad ni Phyto. So ganyan lang, i-release nyo muna yung sa brake arm, then mauhugot nyo na yan. Kaya pansin nyo, ito, grabe yung dumi na. Isa rin kasi sa mga dahilan yan kung bakit dumudulas yung lining natin, sobrang dumi na. Tapos ito ang ating ultimate degreaser. Solid na solid yan mga ka-marks, panlinis ng ating mga crankshell. Lalo na yan sa part na yan, napakadali lang i-apply yan. Wala kayong ihalong tubig dyan, pwede nyong gamiting puro. So ito yung pinaka-lining nya. Pag napansin nyo, makinis na. Makapal yung lining pa nya, pero dumudulas na lang siya dahil sa dumi. Pwede nyo naman din kasi linisin yan, pero after a month siguro bumabalik na. Kaya for replace na din natin para naman tumagal, long lasting, kabitan na natin ng Phyto si Sir. So yan, ganyan lang kasimple maglinis ng ating crankshell. Napakasimple lang talaga ng application ng ating ultimate degreaser. So apply nyo lang yan, tapos within a minute pwede nyo nang banlawan pagka natanggal na yung mga umido, yung mga dumi. Tubig lang, wala kayong halong iba dyan. Then ayan, pagka meron pang matitira pwede nyo reapply yan. Then kailangan nyo rin tuyuan syempre para naman hindi mag-umido ulit, para maiwasan nyo yung magbukbok yung pinaka-inyong alloy part. So dito tayo sa ating brake shoe. Yan, ina-activate natin yan. Kasi pansin ko talaga yan, based on my experience sa sobrang dami nating kinabitan nito, once na basa talaga yung brake shoe, mas makapit to. Kaya minsan ina-advise ko pagkatapos kung gawan nito, bago sila umalis, basain nila yung pinaka mags sa pinaka singit lang para mabasa tong brake shoe at malinisan, matanggal yung mga natitirang lining, yung pinagtastasan ng lining. Then ito, tips lang din, lagyan nyo ng onting oil to yung pinaka brake arm, yung ehe nya, so yung nagpapabuka sa ating brake shoe. Yan, napakasimple lang, hindi nyo kailangan i-adjust yung brake arm. So stuck yung pinaka brake arm nya, hindi ko ginalaw yan, hindi ko in-adjust para sakto yung laro ng spring. Ganito yung sample video natin kung paano natin ina-apply ang ating ultimate degreaser. So sa mga nagtatanong, sa mga nagko-comment, wala tayong inahalong tubig dyan, puro po yung ginagawa natin. So nakita nyo yan sa mugs, so hindi natin kakatin yan para makita nyo yung effect ng ating ultimate degreaser. So in-apply ko lang yan, hayaan nyo lang ma-restore yung kulay nya, then matanggal yung mga dumi tapos yung umido na natitira sa ating alloy part. So napakadali lang yan. Pagka hindi talaga kaya tanggalin, doon pwede nyo gamitin steel brush, pinaka fine. So ginagamit ko rin yan pagka magpapolish ako, gusto kong paputiin lalo yung ating crankshell, gamit ako degreaser, then sasabayan ko siya ng steel brush. Then doon pagtapos,
tubig lang talaga pambanlaw, then tutuyuin ko siya ng blower. Kung wala naman kayong blower, okay lang yun, basta punasan nyo lang para at least malinis yung pinaka inyong lilinisan na part. So ganyan lang kasimple. Sabi ko nga, hindi ko in-adjust yung ating brake arm. So pagka sinalpak nyo yung pinaka mags, swabing swabe siya, unting pihit na lang para sa brake arm. Kaya huwag nyo kakalimutan yung pinaka washer dito. Then lock nut naman yung gagamitin naman natin sa 24mm na to. Lock washer din yan, kaya imposible din maluwagan kayo dyan. Pero mas maganda i-torque nyo na lang din. Yan, tinotorque ko siya, tapos gagamitan ko pa ng power handle yan para naman safe na safe talaga yung ating rear mags natin. Then alright mga kamerk, share ko lang sa inyo yung CVT cleaning na ginagawa namin. Kung mapapansin nyo, sobrang dumi talaga ng CVT na to. Halos nagsama na yung ribaba ng plyball, tapos yung tagas dito sa may oil seal. O lilinisin muna natin yan bago natin palitan ng bagong oil seal. So ito kung paano namin ginagawa gamit ng ultimate degreaser. Yan, apply lang tayo. Then makikita nyo later, mapapaputi natin yan. Yung pinaka may itim na part na yan na puno na ng langis. So the best talaga ang ating ultimate degreaser. Kaya yan ginagamit namin dahil meron na yan pantanggal ng mga langis. Yan, malaking tulong talaga yan mga kamerk sa aming trabaho. Dahil napapabilis yung paglinis namin. Lalo na hindi na kami kumukuha ng gasolina para mapalinis yan. Hindi na rin namin ginagamit yung mga kerosene. Yan, malaking bagay na talaga yung mga kamerk sa simpleng solution lang yan. Pero malaking tulong, makakalis tayo ng time sa paglilinis. Then, malaking tulong din sa maintenance ng ating motor dahil nare-restore yung mga alloy part, yung metal part. The best talaga yan. Then, pwede nyong applyan ulit yan pagka hindi pa kayo satisfied sa ating paglilinis. Yan yung mga singit-singit, pwede nyong toothbrushin. Tulad niyang ginagawa ko, toothbrush lang. Tsagain niyo lang talaga kamerk sa paglilinis. Kasama talaga yan. Kasi sa maintenance na binabayaran ni customer, dapat nabibigay natin yung great customer service. Ayan. Banlaw na lang. Pag nakita niyo naman binanlawan, may makita ulit kayong dumi. Ayan, pwede niyong reapply yan para matanggal yung mga umido, yung mga grasa na natitira sa ating CVT. Then napakadali lang talaga ng application ng ating ultimate degreaser. So available pala yan sa ating shop. So Merx Motor Shop via Google Map lang, search nyo lang yan. Then available din yan through Shopee. So ilalagay ko na lang yung link sa ating description box. Then don't forget to hit like pala sa ating YouTube channel para naman updated kayo sa ating latest video. Then ayan, napakasimple lang mga kamerks kung paano natin lililinis talaga. Yan yung great customer service, ika nga na tinuturo ko. Then thank you so much mga kamerks. Then ayan, nire-applyan ko lang siya ulit ng ating ultimate degreaser para matanggal yung mga natitirang langis-langis sa mga singit-singit na yan. Then mga kamerks, marami palang kumukontakt sa atin na mga mekaniko din. Gusto talagang mag-avail din ng ultimate degreaser na yan. So available yan Shopee. Then gusto nyo mag-walk-in kayo para maging reseller ko kayo, matulungan ko kayo sa small time business to, para naman mabigay nyo din yung tamang serbisyo sa ating mga customer. So napakasimple lang talaga ng ginagawa namin. Kung matututunan nyo, maaaring yung pagkakitaan yan. Then maraming salamat din sa mga nag-avail yan, yung mga reseller natin, halos mga taga Cebu, Ilocos, yan, maraming salamat sa inyo. Ito yung effect ng ating ultimate degreaser. So yan, napakaganda. Kahit yung customer napapahanga pag nag-a-apply tayo ng ultimate degreaser. So yan, ito si Sir. Yan, kinabitan natin ng Paito na brake shoe. So yan, testing natin yung kanyang motor. So taga saan ka Sir? Tampoy 2. Oh, Tampoy 2. So yan, thank you Sir. Miyo Solay, 125. Thank you. Bye. Ayan, oh, tinitesting ni Sir, oh. Kapit ba, Sir? Sobra! Sobra ba sa kapit? Testing mo, Sir! Oh, sumusub-sub na siya! Kasi yung stock wala talagang preno. Okay,
Solid sir, di ba? So, ito si sir. Sir, taga Malabong ka, di ba? Oh, yeah. Ana Botas. Oh, yeah. Shout out. Oh, shout out. Sino sa shout out mo? Sir, sa trabaho mo, sir. Shout out mo na rin. Yung mga trabaho, mga gwardiya. Oh, yan. So, papakabit din si sir ng Paito. So, yun yung mga Paito. Ayan, Coso Spring. So, medyo marami-rami tayong gagawin kay sir. So, kakabit nga rin yung Paito na brake shoe na premium. Then, ito, nililinis na natin yung kanyang CBT. Ito nyo. So, yan. Babaklasin din natin yung kanyang throttle body. So, gagawin niya ni Boss Pao. Si Boss Pao, kawin ka naman!